welcome back again to my YouTube channel. And today's video, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng sweet and sour fish fillet. So keep watching guys. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you! So here are the ingredients guys. We have bell pepper and big onion. And we have also tomato ketchup, brown sugar, and we have also pineapple, and lastly fish fillet. So first guys, we're gonna make the sauce for sweet and sour fish fillet. So inailagay ko na guys yung brown sugar, hindi ko siya nakuhanan. So ngayon nalagyan ko na ng tomato ketchup. Then halo lang natin mabuti at papalaputin natin yung sauce. So ililib muna natin ng few minutes. Ngayon naman guys, ilalagay natin yung pineapple juice. Then ilib lang natin ng few minutes guys para lumapot. A few inches later. Then after a few minutes guys, okay na. Saka natin lalagyan ng rice vinegar. Halo lang natin ng mabuti guys. Halo lang natin guys hanggang lumapot. Saka natin iset aside pagkatapos. Ngayon guys, ready na yung fish fillet. Na-marinate ko na rin ng salt and pepper and 1 tablespoon of ginger. Ayun, ilibon natin ng 1 hour para may lasa mamaya pag nag-deep fry. After 1 hour guys, na marinate, ngayon naman, bakat tayo ng isang egg, ihalo lang natin sa fish fillet. Then, imimix lang natin guys. Pero bago yun, na-mix guys, lagyan nyo natin ng lasa. Para pag na-deep fry na guys, may lasa yung fish fillet. Lagyan nyo ng salt and pepper guys. Gawin nyo lang guys, i-mix lang natin mabuti. Para mamaya pag na-deep fry, kakapit yung flour or cornstarch. Kung ano man yung gusto nyo gamitin na pang deep fry. Ayan guys, nag-add lang ako ng salt and pepper katulad ng sinabi ko kanina. It's up to you guys if you want to add more salt and pepper para may lasa yung fish mamaya pag na-deep fry. So, ganyan lang ka-easy guys. At bago natin deep fry, lagyan mo natin ng flour or cornstarch. Ngayon naman guys, prepare natin yung plate. Lalagyan natin ng flour or cornstarch. It's up to you guys kung ano yung gusto nyong gamitin. Pwede rin flour, pwede rin cornstarch. Isa-isa lang nalagyan ng cornstarch guys. Para mamaya pag na-deep fry, hindi sila magdikit-dikit. A few minutes later. At ngayon naman guys, mag-heat lang tayo ng pan, lalagyan na ng oil. Any kinds of oil guys, pwede.
pag mainit na yung oil guys, saka natin ilalagay yung fish fillet. At isa-isa yun lang natin guys para hindi sila magdikit-dikit. Kafe lang natin guys hanggang mag golden brown, saka natin tatanggalin. So yun guys, luto na. Magprepare lang tayo ng kitchen towel para i-absorb yung oil guys, para mamaya pag nailagay yung sauce hindi siya oily. At kaya naman guys, tanggalin na natin kasi luto na. So ilalagay lang natin sa plate na may kitchen towel para i-absorb yung oil. So ganyan lang guys kadali. At ngayon naman guys, set aside muna natin. Meanwhile guys, akit tayo ng pan, naglagay ng olive oil. At saka natin ilalagay yung bigonyon. Mabilis lang naman maluto yung bigonyon guys. I-fry lang natin ng konti, then saka natin ilagay yung ibang ingredients. So ngayon naman guys, ilagay na natin yung bell pepper. Pepper lang natin yung saglit, mabilisan lang. Then now guys, ilalagay natin yung sauce. At ngayon naman guys, lalagyan natin yung pineapple. And next guys, lalagyan natin ang fish fillet. And ihalo lang natin ng mabuti.
kasih. Halo lang natin ang beauty guys. Then after a few minutes, ready na. A few minutes later. And now it's done. Transfer lang natin sa serving plate. Then ready to serve. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog for today guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe guys at click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. Comment down below and share na rin guys. Thank you! And that's all for today's vlog guys. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless. See you in my next vlog. Bye!